showing uprightness and fairness. So parang masabing honest siya kasi kitang-kita mo, pag especially pag nag-judge siya, nagde-decide siya, bakit niya ito pinagalitan, ito pinalo niya, ito hindi, ito sobrang lakas. O ito talagang pinag-usahan, ito naman ay, bakit ganun? Kasi fair siya. Okay? At sa last natin is sincere. Ang sabihin, kung ano yung talaga naramdaman mo, yun ang sabihin mo. Okay? Sincero, honest. Okay? So may address ko muna yung ano, yung mali naman sa iba, yung iba OA naman, sabi ng iba, okay na, medyo nabanggit ko rin ito last time sa inyo eh. Madalas na nga eh. Yung pagkakaiba ng honesty tsaka transparency. Kailangan ba tayo maging transparent? Eh, lahat ng iniisip mo, sabihin mo. Lahat ng ginawa mo, sabihin mo. Lahat ng gagawin mo, sabihin mo. Ang ibang babae, ganun eh. Yung iba rin actually lalaki, ganun. Kung ano yung unang naisip niya, sabihin. Hindi tayo ganun, dapat. Pag honesty lang, ibig sabihin, kung ano yung dapat lang naman, sabihin mo. Pero, totoo. Okay? Kasi may ibang nahadlangan dito. Kaya, ang dami narinig niyan eh. Kaya, ayokong maging honest kasi may dahilan din sila. Eh, mali naman kasi yung application nila ng honesty. Okay? Nabanggit ko na may ilang beses dito to. May sa Bible study. Iba sa amin kasi, alam niyo na, bumibida din. Sabi ng iba, eh, dapat sabihin mo lahat ng kasalanan mo. Sabi ba naman eh, syempre yung iba nakinig. Sabi nung ano, di nag-share. Next time, di na siya makabalik kasi nahihiyaan na siya. Okay, hayaan yung lead kasi yung lead ang nakakalam niya. Siya talaga yung may concern na magtagal yung gawain. Especially sa church. Hindi lahat ay kailangan mo sabihin. Ang mga ina-expose natin, yung mga kasalanan ng public, tsaka sa church, kumbaga may hindi nakikinig dito, tiniwalag. Tapos pag-uusapan. Mali ba yun? Eh, yung pastor mismo mag-expose. Doon nga ito pag-usapan yan. Nakakahiya eh. Napansin nyo yun, dapat minsan kailangan, minsan hindi. So kaya nga yun ang gusto kong delineation natin. No? Minsan kailangan pag-usapan, minsan hindi. So hindi tayo transparent, tayo ay honest. Okay, ngayon, sa ibang application, kunwari, public servant ka. Ano yung mga dapat transparent ka sa mga nasasakupan mo? Diba? Kaya nga may sal-in. Importante yun. Kasi hindi naman bago sa atin, hindi tayo mga bata. Pag pinagkatiwalaan ka sa kaban ng bayan, pera, ikaw mag-a-allocate niyan, ano mangyayari dyan? So, dapat maging transparent ka sa iyong mga property, sa pera mo. Kasi party na dapat yun. Pero sa ibang bagay patungkol sa buhay mo, hindi na namin kailangan malaman, di ba? Pero pag lingkod bahay ka, at least yung pera mo, dapat alam natin, nagsimula ka ng ganitong year, natapos ka ng ganitong mapamira, naging 4 times, ano ka, millionaire ka, 4 times na mas mayaman ka dati, kumpara dati mo. May mali doon, di ba? So sa pastor naman, ganun din, may certain level of transparency. Ganun din sa pera, saka sa buhay mo, siyempre. Dahil nakita na natin yung pag dinisqualify mo yung sarili mo, hindi ka dapat magbasto. So again, hindi nangyayari din sa panahon natin. Sadly, amen? So yung pag-usapan natin buong ano, umaga, isang oras lang naman to. Ano ba dapat yung honesty? Yung mga anak ko, gusto ko ba malaman lahat-lahat ng naisip nila? Hindi din naman. Yung mga bata, pwede kasi sila yung ikaw magtuturo sa kanila, di ba? Doon mo sila inaano. Ano ba yung totoo nangyari? Pero itong mga ganito nakalaki, tinatanong mo na lang. Ano nangyari talaga? O, sinong nagdumi dyan or something? Kasi pag hindi natuto yung mga bata na maging honest or renounce, kamaya, buta tayo doon, renounce yung dishonesty, hindi mo pwedeng bantayan lagi yan, di ba?